Opo. Sige po, okay po. Bye po, love you po. Oh, magandang hapon mga bata! Kumusta kayo? Siguro nagtataka ang iba sa inyo kung bakit laging may po ang sinasabi ko. Ang po at opo ay ilan sa mga salita na nagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda sa atin. May kinalaman kasi dyan ang pag-aaralan natin ngayon. Gaya nga ng nabanggit ko kahapon, nagdiriwang ang UNTV ng 10th anibersaryo at malaki ang bahagi ng ating mga lolo at lola sa pag-aaralan natin ngayon, ang pagrespeto o paggalang sa kanila. Tara, samahan niyo kong alamin ang tungkol dito. Magandang hapon po, Tito Loren. Paano po namin maipapakita ang paggalang namin sa aming mga lolo at lola? Ang paggalang sa nakatatanda ay napakalawak dahil nga ito'y kasama sa araw-araw na pakikipagtungo mo sa nakatatanda. Sa tono ng iyong salita, sa pag-aabot ng gamit mo sa mga nakatatanda, sa pagsunod mo sa kanilang pag-utos, kung ano ang gusto mong pakikitungo sa iyo, siguro yun ang base ng pakikitungo mo dapat na magiging measurement mo kung paano igagalang ang nakatatanda o lola't lolo mo. Halimbawa, ayaw mong sinasagot ka. Ayaw mong niloloko ka. Di ba sabi na, you don't want to be bullied. Opo. Then you should not bully your lolo's lola. Or say something bad to him or to them. Yun ang isang pamamaraan kung paano mo igagalang ang lola't lola. Sa kanilang edad, ano po ang naidudulot kapag hindi po sila ginagalang o nire-respeto? Kapag matanda ka na, medyo very sensitive yung pananalita mo, pakikitungo mo sa kanila, medyo iba ang dating. Ang isang lolo, kapag hindi maganda ang pagsalita sa kanila, dinadamdam nila yan. At ang pagdamdam nila, nagkakaroon sila ng stress. Kapag hindi natin binigyan ng wastong pagkikilala o wastong paggalang ang mga nakakatanda, sila po'y parang nawawala silang ganang makitungo. Kapag sila nawala ng ganang makiisa o makihalibilo sa mga kapwa nila, hindi gumaganda ang kanilang katawan. Nagkakasakit sila. Ano pong may papayin nyo sa aming mga bata pagdating sa pagre-respeto sa aming mga kapwa-tao? Napakasimple ang sasabihin ko sa iyo, pero napakahirap sigurong gagawin. Gagamitin ang kakayahan sa pakikinig. Kasi kapag nakikinig ka sa isang nakakatanda, maiintindihan mo siya. Kapag naiintindihan mo siya, magkakaroon ka ng pagkakataon na malaman anong niluloob niya. If you listen, they have a lot of learning that can share with you. Improve your skills in listening and you're going to be a great kid and great man. Maraming salamat po. Thank you very much, Bensi. Ayan mga bata, lagi nating igalang ang mga nakakatanda sa atin, ha? Gaya ng sinasabi sa Levitico 19:32. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda at katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Tandaan palagi, huwag sasagot ng pabalang o kaya naman ay magdadabog sa kanila dahil maaari nila itong ipagdamdam. Ipakita natin ang paggalang o pagrespeto sa kanila at isang paraan nito ay ang pakikipag-usap sa kanila ng tama. Bukod sa pagrespeto o paggalang, isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila ay ang tamang pag-aalaga sa kanila. At yan ang ating aalamin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!